Magandang araw mga kabakbakan. Maligayang pagdating muli sa ating channel. Mukhang hindi pa sa pagkakataong ito magaganap ang isang malaking history ng boxing sa ating bansa, kung saan ang dalawang parehong Pinoy World Champion natin ay magbakbakan para mag-unify ng titulo. Marami na ang sumubaybay sa mainit na isyong ito, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Kaya lang sa kalagitnaan ng nag-aapoy na bakbakan sa social media ng bawat kampo, ibigla na lamang merong dumating na harang sa dalawang Filipino World Champion. Una nga dyan ay nagpalabas ng mandatory fights ang WBC, kung saan minandato si The Filipino Flash Nonito Donaire na depensahan ang kanyang WBC title kontra sa ngayon interim champion ng WBC na si Assassin Raymart Caballo. At dalawang araw nga lamang ang nakalipas, sumunod ngang naglabas ang WBO na kailangan din di umanong depensahan ni Cuadro Alas ang kanyang WBO world title. Kontra sa ngayon, rank number 1 ng WBO Bantamweight Division at yan ay walang iba kundi ang dating IBF Bantamweight World Champion na si Paul Butler ng United Kingdom. Sa ngayon, ang 32-anyos sa British boxer ay may bit-bit na napaka-impresibong record na 33 wins. 15 dito ay tinapos niya via knockouts at merong dalawang talo lamang. Sa loob ng mahigit isang dekadang karera bilang professional boxer ng binansagang Babyface Assassin, sa simula ay nagkipagbakbakan siya sa Super Flyweight Division. At noong taong 2014, sa edad na 25 years old at may undefeated record, umakyat siya sa Bantamweight Division at napagbigyan ng pagkakataong mapalaban para sa isang world title kontra sa mas veteranong kampiyon, ang 34-anyos na si Stuart Hall. Sa palitan ng mga eksplosibong suntok ng dalawang British boxer, umabot hanggang sa huling round ang title fight at sa huli itinanghal ang mas batang si Paul Butler bilang bagong IBF World Bantamweight Champion via unanimous decision. Subalit imbis na depensahan niya ito o di kaya makipag-unify ng titulo sa ibang kampyon, napagdesisyonan niyang ibakante ang IBF title at muling bumaba sa Super Flyweight Division. At dito'y pinalad na naman siyang mapalaban sa isang IBF World Super Flyweight title kontra sa South African champion na si Zolani Tete. Pero sa kasamaang palad, ang kanyang pangarap sana na magiging 2 Division World Champion ay naudlot nang matamaan ng isang brutal left uppercut ng defending champion. Matapos ang napakasakit na kabiguang iyon ay muli siyang bumangon at nakatala muli ng siyam na magkasunod na panalo. At sa wakas noong taong 2018, muli siyang napagbigyan ng pagkakataong lumaban muli sa dating world title na binakante niya kontra sa undefeated Puerto Rican na si Manuel Rodriguez. Subalit sa timbangan pa lamang ay nawalan na siya ng tsansang muling makuha ang bakanting titulo sapagkat lumagpas siya sa weight limit ng Bantamweight Division. Pinagpatuloy pa rin ang bakbakan at sa kasamaang palad nakamit niya ang kanyang pangalawang kabiguan sa boxing via unanimous decision. At tulad ng dati, muli siyang bumangon at nakatala na naman ng 7 magkasunod na panalo. At ang huling laban nga niya ay nitong Hunyo sa taong ito lamang kontra sa Mexicanong si Wilibaldo Garcia, kung saan nasungkit niya ang titulong WBO International Bantamweight via split decision. At ito nga ang kanyang naging tulay upang magiging mandatory challenger kontra sa ating angas sa Pinas, Cuadro Alas Janrel Casimero. At hanggang dito na lamang muna ang talakayan natin sa araw na ito mga kabakbakan. Maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat palagi.